Matatag na itinatatag ang kanilang sarili sa industriya sa sandaling gumawa sila ng kanilang debut noong 2016, ang quartet ay malapit nang magliwanag sa mundo gamit ang kanilang natatanging apoy. Habang pinapatay ang kanilang konsepto ng girl crush, sa kanilang matinding power anthem at isang musikal na estilo na mula sa EDM hanggang sa mas mabagal na mga track, nakilala rin sila bilang isang multifaceted na grupo na handang ipakita ang lahat ng kanilang natatanging panig. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and like and comment and touch notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. Salamat! Inihayag ng mga insider ng industriya na naghahanda ang YG Entertainment na mag-alok ng milyon-milyong para i-renew ang kontrata ng Blackpink. Ang YG ay naiulat na handang gumastos ng malaki para mapanatili ang mga pandaigdigang fenomena. Nagdebo ang Blackpink noong 2016 at mabilis na naging isa sa mga nangungunang K-pop girl group na sinakop ang pandaigdigang merkado gamit ang kanilang hindi kapanipaniwalang talento, kaakit-akit na mga kanta, kaakit-akit na personalidad, at trend-setting fashion. Tulad ng pamantayan para sa mga kontrata ng K-pop, iniulat na ang kontrata ng Blackpink ay matatapos ngayong taon pagkatapos ng 7 taon sa YG Entertainment. Bagamat nananatiling isa ang YG Entertainment sa mga mas kinikilalang kumpanya ng entertainment sa South Korea, maaaring hindi isang simpleng gawain ang pag-renew ng Blackpink pagkatapos nilang makamit ang hindi pa nagagawang tagumpay sa lahat ng aspeto ng mundo ng entertainment. Ang Blackpink ay may natatanging bentahe ng pagiging pantay-pantay na sikat na individual gaya ng pagsasama-sama nila, na ang bawat miyembro ay gumagawa ng mga wave sa buong mundo at nagniningning sa kanilang solo career. Dahil alam nilang mataas ang demand nila, ang mga tagaloob ng industriya ay sabik na makita kung ano ang gagawin ng grupo kapag natapos na ang kanilang kontrata. Ang YG Entertainment ay nawala ng maraming kilalang talento sa pagtatapos ng 2022. Kung saan lahat ng 6 na miyembro ng Icon ay umalis upang ituloy ang isang kontrata sa isa pang kumpanya para ipagpatuloy ang mga promosyon ng grupo. Ang Big Bang's T.O.P. at Desang ay umalis upang ituloy ang kanilang mga individual na pagsusumikap, habang si Taeyang ay lumipat sa subsidiary ng YG label na The Black Label. Ang sikat na aktor na si Kang Dong-won ay umalis upang magtayo umano ng kanyang sariling ahensya, at ang dating Treasures Mas Hi-ho ay nagtapos ng kanyang kontrata para tumutok sa kanyang kalusugan, habang si Bang Yedem ay umalis para tumutok sa kanyang karera bilang isang producer. Ang string ng mga kamakailang pag-alis ay nagpapataas ng curiosity sa kontrata ng Blackpink, dahil nabalitaan noon na sasali rin sila sa The Black Label, na mabilis na itinanggi ng YG Entertainment. Sinasabi ng mas kamakailang mga ulat mula sa mga tagaloob ng industriya na ang multi-talented na miyembrong si Lisa ay tumatanggap ng mga alok sa ibang bansa, ang isa ay pataas ng tumitaginting na $81.20 million. Sa pagkakaintindi ko, ang mga ahensya sa mga bansang tulad ng China ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na mag-alok ng mga garantiya na humigit kumulang 101 bilyong KRW, mga $81.20 million, na nanalo kay Lisa, na may ganap na impluwensya sa hindi lamang sa kanyang sariling bansa sa Thailand kundi sa Southeast Asian market. Kapag isinasaalang-alang mo ang sukat ng merkado sa Korea, magiging mahirap para sa mga ahensya ng Korea na pangasiwaan ang ganoong uri ng alok. Nate Entertainment. Ang Blackpink ay kasalukuyang may mga aktibidad ng grupo na naka-schedule sa 2023, na ang kanilang Born Pink World Tour ay naka-schedule na magtatapos sa huling bahagi ng Hunyo, at ang grupo ay nakatakdang mag-headline sa BST Hyde Park 2023 Festival sa 2 Hulyo taong 2023 sa London. Wala pang opisyal na pahayag ang YG Entertainment tungkol sa kontrata ng Blackpink sa ngayon. Para sa higit pa sa mga alok ng kontrata sa ibang bansa ng Blackpink, Lisa, tingnan ang artikulo sa ibaba. Ang sinasabi ng article na ito, sinasabi ng mga ulat na handang magbayad ng milyon-milyon ang mga kumpanya sa ibang bansa para kay Lisa ng Blackpink, at nakikitang bumagsak ang stocks ng YG Entertainment. Gayunpaman, hindi tutol ang ilang netizens sa posibleng paglipat ni Lisa sa YG. Mula nang magdebo noong 2016, ang mga miyembro ng Blackpink ay sumakop sa mundo at tumulong sa pagpapalaganap ng K-pop sa buong mundo.
kasama ang kanilang talento at visual, ito ang bono sa pagitan ng mga miyembro, at tila sila ay nakatakdang magkasama magpakailanman. Nauna nang naiulat na ang mga kontrata ng Blackpink sa YG Entertainment ay mag-e-expire sa 2023. Well, mukhang ang mga plano para sa renewal ng Blackpink ay maaaring hindi diretso gaya ng inaasahan, ayon sa mga tagaloob ng industriya, at ito ay dahil sa miyembro na si Lisa. Mula nang mag-debut, palaging nakakakuha ng atensyon si Lisa para sa pagiging isang tunay na all-rounder, sa kanyang mga vocal, pag-rap, at syempre, ang kanyang ability at tunay na mga kakayahan sa pagsasayaw. Sa isang bagong artikulo, iniulat na si Lisa ay nakakakuha ng interes mula sa maraming kumpanya sa labas ng Korea, lalo na sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng China. Sa partikular, isang insider ang nagsiwalat na may usapan pa tungkol sa mga kumpanyang handang mag-alok ng 101 bilyong KRW, mga $81.2 million, para sa idolo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. The GMS The Amazing Stories, please subscribe.